Kaibigan, mga kapatid, pupunta po ngayon kami ngayon sa isang client para i-present ang ating langis. At yan ang optimum. Alright, bali nandito po kami sa Angeles ngayon, no? Kukunin muna namin yung pinalaundry ko kahapon. Kulang kasi ng isang plastic. Ngayon, try kong balikan kung nandun pa. Kapag wala na? Kapag wala na, pwede bang i-demanda yun? Kapag ano? Hindi, no, huwag na, no? Yun, bali nandito na po tayo ngayon, no? Saan? Ita. Kanina, sa American style laundry man. Try po natin kausapin, pero yun ata yung babae kahapon na siya yung naka-duty kahapon, so tingnan natin. Hop, tumatawag po si Eric Simon. Pero mga kaibigan, bawal po yung ginagawa niya, no? Kasi tignan nyo naman po, umihihi po siya doon, no? Tingnan mo. Pero nasa daan po tayo ngayon. Hindi ko lang alam sa kanya kung bakit nagawa niya yun. Itang kita siya, no? So anyway, nakuha ko na yung laundry. Ito yun na. Buti na lang nandun. You know, may old look sa harap, ano? Bali, ito po. Pot-pot po, mga kaibigan. A92. Sprinter setup siya. GTM. Ano-ano ba ang gagawin natin ngayon? Bali ngayon, pupunta muna tayo. Diretso ka dyan. Diretso, yan. So pupunta tayo kay Tita. Tita ano? Si Tita. Nakalimutan ko name niya. Ayan, bali, yun nga kanina, nasabi na ni JD Simon na magpipresent kami ng langis para gumanda lalo ang performance sa sasakyan. Ayan. Kung hindi nila naitatanong, ano ba ang optimum 8? Sige. Ako ang magtatanong, ikaw ang sasagot. Ano nga ba ang optimum 8? Well, ang optimum 8 po ay isang additive at isa siyang metal treatment. So, lahat ng kailangan ng sasakyan napoproduce ni optimum 8 dahil magli-less ka ng 30% sa consumo mo sa gasolina. At the same time, more performance. Gaganda yung takbo niya. Gaganda yung takbo niya. Swabe yung tatahimik yung makina. Yun. Then ano nga ba yung mga Mr. JT Simon? Ano nga ba yung mga anong klaseng oil yan? Pwede ba yan na pang motor? Meron ba tayong pang motor, pang gas, pang diesel? Ang optimum 8 kasi dahil additive siya. Pwede siya kahit sa anong engine. Pero meron din tayong oils for gasoline, diesel and motorcycles.
Okay. Ngayon po, ganito yung gagawin natin. So, nasa biyahe po tayo ngayon. Nandito na po tayo sa Pandan Road. Ayun na po. Pandan Road. Yan na po yung papuntang Pandan, papuntang AUF, papuntang Santo Domingo, Laynan. So, habang nagbabiyahe tayo, pag-usapan natin kung ano yung history na itong sige. Nissan Sentra. Kung saan ba galing to, kung ano bang kababalaghan na nangyari dito sa Nissan Sentra. Alamat ito. Tingnan nyo naman po yung internet niya. Medyo talagang fresh na fresh pa. Tingnan nyo. Full stop. Wala pa nagagalaw. Yan. So, Mr. J.D. Simuan, heartthrob ng Pampanga, na nanalo sa CLTV before, pwede nyo po bang ikwento ang history ng sasakyan nyo? Actually, ang history nito sa sasakyan na to, bata pa lang ako, gusto ko na itong sasakyan na to, dahil nanggaling po kasi ito mga kaibigan sa lolo ko. So, ang sasakyan po na ito sa lolo ko po talaga. So, kaya alam ko na ang history niya magmula pa nung bata ako. So, tapos... Mga ilang taon po kayo na? Ilang taon ako noon, nasa 8 years old dada. 8 years old ako na. Sobrang matagal na po pala. Matagal na. Yung pinangarap ko po, magkaroon ng sasakyan. So ito yung first car ko. Nagmula siya sa lolo ko, tapos binili ng tito ko. Then binili ko sa tito ko. So nung nabili ko na siya sa tito ko, syempre grabe yung saya na na. Siyempre, first car mo. Dahil first car. Tapos, hindi lang talaga first car. Galing pa sa lolo mo. Lolo ko. So, kaya hindi na mabibenta to. Kumbaga, papasok ko na lang siya. Forkip na lang. So, ano-ano na nga ba yung mga pinalitan nyo dito sa sasakyan na to, sir? Ano po ba yung mga nakalagay dito sa sasakyan nyo? Actually, wala pa naman ako masyadong pinalitan dito eh. May nabawasan ba o may nadagdag? may nadagdagan, may nabawasan. Kasi siyempre, minsan nagsasawa tayo sa setup, so, no? Like, so, kamukha nitong stock steering wheel ko, dati hindi siya stock. So, dati naka-works steering wheel ito, pero binalik ko sa stock. Kasi parang feel ko mas maganda. Mas okay siya, no? Tsaka yan talaga eh, binili talaga yung manubela na yan para dyan talaga eh, no? Tapos sa makina, wala akong masyadong ginawa, stock din yung makina niya. Pero at the same time, nalagaan pa rin siya, pero nalilinis. And masasabi mo naman na malakas pa rin ang hatak na. Minsan kasi iba-iba yung mga tao, iba-iba yan ang panlasa. Panlasa. Yung iba maraming, gusto nila. Maraming ano, for example, ikaw gusto mo yung stock lang talaga. Simple lang. Stock engine. Takbong interior, pogi lang. Yan, takbong pogi lang. Pero yung mga iba, dahil nga may mga racer, may mga show type. Mga racing na ganun. Pinapalitan nila yung makina na mga Neo BBL. Mga ganun. So, pinapalakas nila yung makina. Mga 20 valve yun, no? 20 valve. So, pinapalitan nila yung makina ng Neo BBL para mas bumilis siya. Mm. Tapos, at the same time, inaayos din nila yung suspension. Pinapaano nila yung suspension. Ayun, tapos ginagamit nila pan-drag, pan-drag race, mga ganun, no? So, anyway, sir, may mga balak po ba kayo na palitan yung makina? In the future, siguro, pag nagkaroon na ako ng isa pang sasakyan, pwede ko nang kalikutin ito kasi ngayon hindi pa siguro kasi pinang-araw-araw siya. Ay. Sa bagay, kung yung iba kasi ganun talaga ginagawa nila. For example, meron silang pang daily driving tapos, meron silang pang Sunday car. Yeah, yung mga ganun, no. Ako naman kaya napili ko ang Nissan. Gusto ko rin ang Nissan dahil bukod sa malamig ang aircon, ano ba ang fastest car na sasakyan, di ba? GTR. Pinakamabilis talaga ang GTR yun. Kaya ang brand na Nissan, matibay siya at the same time. Ito kasi sasakyan na to, never pa akong tinirig eh. Matibay talaga yung makina ito. Kung hindi ako nagkakamali, hindi to belt, di ba? Chain to. Hindi, chain siya. So, unlike Toyota at Honda, belt sila. Belt sila.
kaya matibay talaga yung ano no, kakapitan ng mga Lisa no. Although sinasabi ng iba mahal ang pyesa. Pero mahal yung pyesa pero matagal. Pangmatagalan siya. Yun yung sa bagay bibili ka nga ng mura pero after a month masisira din. So mas maganda bumili ka na ng mas mahal. Pero pangmatagalan siya. Actually alam mo ganyan din yung oil natin. Yun. Yung oil naman na Optimumate, may mga may kamahalan ng konti sa iba. Oo. May kamuran naman ng Optimumate sa iba. Sa parang iba. Kasing kumbaga kung titingnan mo in the sa long term mo titingnan dapat. Kasi ang Optimumate kahit mahal siya pag binili mo. Ang Optimumate kasi kahit hindi ka mag-change oil ng 6 months ganun. Pwede. So bali for example, so pwede kahit twice a year lang or kahit once a year lang ka lang. Ah, talaga ganun. So ibig sabihin kahit na ma-drain yung makina ng maubos yung oil, gagana pa rin siya. Yun ang kagandahan ng Optimum. Pag emergency purposes, kahit na-drain ang oil mo, gagana pa rin siya dahil meron nga siyang magnetic content na inaalis niya yung friction. Kasi less friction o non-friction is equals to magandang takbo. Kasi pag nagkakaroon ng friction, dun nagkakaroon ng putik-putik o yun, palya-palya. So, magpapalya na yung makina. So maganda nga talaga yung Optimumate. No? So ngayon guys, itatry po namin. Actually, hindi namin itatry. Meron kaming isang client na possible na bumili siya kasi na mayroon siyang renta car. Oh, so business. So ang mga renta car lalo ng mga gamit na gamit yung mga sasakyan. So kailangan nila ng Optimum para maalagaan yung makina at tumagal pa yung sasakyan nila. Tama. Tama 'yun, guys. So anyway, yung iba medyo alangan eh. May mga question pa rin. Maganda nga pa tong kasi bago pa lang, di ba masyadong kilala? Hindi siya masyadong kilala so, sa market. Yung ano ko lang doon, gamitin natin para malaman natin. Ganun naman talaga lahat eh. Sasakyan, kahit anong bagay, kahit anong something na yung maniniwala tayo na talaga na maganda or quality talaga. So, try natin para malaman natin, guys. Thank you guys for watching. Ayan. Bali, A92. Yun na naman, no? A92, yun po mga kaibigan. So, i-vlog ko na rin. Sa akin kasi, ang sasakyan ko is A92. Toyota siya. So, ako kasi... Anong model yan? 92? 93 model siya. 93. Pero kaya ginawa siyang AE92 kasi ang 86 to 93 like that. So hindi ako masyadong familiar sa mga names ng mga gamit ng mga sasakyan. Pero ever since Toyota guy ka na. Oo, marami na rin. Meron ako, nagkaroon ako ng Yuri 1 na AE111. Bali pang ilang old look ko na pag pang ilan ni 92 ko na ngayon yung pinauna naka silver top ako before. So yung pangalawa black top, tapos ngayon nag 16 bulb na lang ako na nag-stop kasi ayoko na yung sinasabi ko sa iyo, sinasabi natin kanina pag nagsawa ka na sa mabilis gusto mo swabe na lang. Oo, kaya kasi iba na ngayon, hindi na kailangan mag-racing, so parang show type na lang ako ngayon. So yung AE92 ko ngayon, bali naka sprinter setup siya. Tapos stock engine, naka SKT Gen 1 siya na interior. Naka long gauge, naka Tom's intercept, naka federal, naka carbon. Marami pang iba, yung iba hindi ko lang alam. So ayun, sa darating na September 1, lahat ng mga AE92 magkikita-kita tayo sa Manila, sa MOA. Hindi, parang namove yung namove ba?
hindi siya, pagkaalam ko sa ano siya eh, sa batang sa LTO ng Quezon City sa main. Pero alam ko parang nilipat na siya sa likod ng SM Mega Mall. So yun, kita-kita po tayo doon para makita natin yung mga klase ng AE92. Marami kasing mga setup yan eh, may mga Sprinter, may JDM. Actually, yung AE92 yun ang pinakamaraming setup. Marami. Sa totoo lang, ayaw mo na pero gusto pa niya. So sa dami ng phase ng AE92. Yeah, wag na po yung mag-AE92. Iba-iba po tayo ng iba-iba po tayo ng gusto. Ayun, so ibablog ko rin po 'yon sa mismong araw na 'yon. Kukuha rin ako ng video doon. So hintayin po natin 'yon. So pero sa ngayon, nandito na po tayo sa Fiesta Communities Angeles. So malapit na tayo pinatita. Ito yung sa bandan. Ito so papuntang ito na yung Fiesta City Center, tapos papunta ng Kapaya. Ito na po 'yon. So sana magustuhan ni Tita. Pero kung hindi, ayos lang din. Hindi, mamaya niyan, titingnan natin yung review kung nagustuhan ni Tita. Oo, okay. Papaalam natin po natin yun. Sa inyo. Sa bandang uli ng video na to, papakita natin kung nagustuhan niya or hindi. And try din natin na kunan siya ng video kung papayag si Tita. Alright? So, yun po. Hindi na namin nakuwang i-video si Tita kasi nga ayaw niya. Nagbibigyo po siya. Busy. Tsaka nagbibingo kasi siya eh. So, na-into yung bingo niya. Pero in fairness ha, tumama siya pagka-upo namin. Tumama siya agad. So, swerte kami. So, yun po. Hindi po tayo nabigo doon sa mga oil na binigay natin sa kanya. So, kumuha po siya ng isang box. Ngayon po mga kaibigan. Ngayon po. Pag sinubukan na po niya, papakita namin sa inyo kung paano ang experience niya sa Optimum. Okay, kailangan makuha natin yung opinion niya. Pag nagamit niya na yung langis natin. Doon po babalikan, namin mapapatunayan sa inyo, mga kaibigan. Babalikan natin siya after niya naglagay nun. Siyempre gagamitin niya pagod na pagod yung mga sasakyan niya. Kasi nagre-renta car nga siya. So, halos araw-araw, bumubiyahe ng Manila, bumubiyahe ng Norte, ganun. So, ayan po siya. Ayan po mga kaibigan. Masyado siyang ano? Masyado pong pabida. Pabida. Isipin mo, dare-darecho kami sa daan. Bigla siyang magkakat. Hindi makatarungan yun. So anyway, ayan po, mga avoid po natin yung mga tao. Ganun. Words of wisdom. No? Words of wisdom. Huwag natin pansinin yung mga tao. Ganun. Kasi either ikaw ang mawawala, basta mapapahamak ka. Ayun po. So yun nga, balik tayo kay Tita. Pero I'm sure magiging maganda ang takbo ng sasakyan niya at magiging safe yung engine niya. So walang, yun po. Hindi nag-overheat. Iwas overheat din kasi yung friction ng sasakyan nawawala. So abangan po natin yan. Abangan yung, po ang susunod na kabanata. Abangan natin. Pinaka-importante yan. Ayun. Okay? Bye guys. Bye-bye dong. So ayun na nga mga dudong, mga duday. Tapos na po natin yun. Mission accomplished na. So ngayon, pupunta na namin to si Pinoy. Pinoy, Eric Pinoy. Yung isang bayo ko na nasa shop siya ngayon. Pinapagawa yung sasakyan ni Daman. Atang, si Daman. Nag-overheat kasi siya. So pupunta natin siya ngayon. Dito na po tayo sa Pangpang Road. Hindi, Santa Teresita. Santa Teresita pala. Ang number one, super Katayan. Super Saloon, no? Super Saloon. Katayan ng sasakyan super sa Angeles. Ayun, Super Saloon po yun, pero hindi siya super. Kasi po yun na. Medyo luma na siya, hindi siya naalagaan. So, welcome Barangay Santa Teresita. Pag pumasok po kayo dito, bubungan agad mga pyesa ng mga sasakyan. Yeah, pakita mo. So, ayan pa. So ito po yung Katayan ng mga sasakyan.
Unti mo motor. Kakatayin dito mga kaibigan. Diyan chef pala. So makikita po natin may mga naka-park diyan, mga nagtatanong ng mga piyesa-piyesa. Kamukha nitong kamukha ng Honda. Honda na to. Itong Honda Civic. Ayan, ayan mga kaibigan. So yun po yung mga katayan po natin. Ayan, maraming katayan diyan. Yan, katayan. Yan po yung mga katayan diyan, oh, mga parts po. So makikita po natin. So ayun, ang dami-dami. Baga, ito yung Banawe ng Manila. Ng Pampanga. Ito yung Banawe ng Pampanga. Dito mo makikita lahat, kahit anong klaseng sasakyan. Dito ka makakita ng piyesa. Pero meron pa pong isang malaking kuha. Anong talaga? Katayan dito. Ano, katayan talaga. Sa Apalit dyan. Anong pangalan kasi nung... Kapalangan. Kapalangan in the house. Ayun, doon marami talaga. Kaya kung pong napapabandad tayo dito sa Pampanga, doon na kayo dumiretso. Mas sigurado doon kaysa dito sa Santa Te. Kasi dito mga low budget lang, mga budget uh-huh. mill lang dito. Pero doon kahit mga brand new sasakyan, tulad po ng jeep na to, ayan, oh, nakikita nyo po siya. Oh, paano na po tayo, pero... Tama. Nako, tatang. Wala talagang disiplina. Pero anyway, avoid po natin yun ulit. Puso natin, kailangan laging swabe lang ang flow. Fresh. Laging fresh lang dapat. Para hindi tayo tumatanda. Hindi ka agad namumuti yung mga balbas. At hindi ka agad namumuti yung mga buhok. Pero bakit ikaw may puting buhok? Ano yan? Sign of age yan. Okay. Medyo nasa middle na po tayo. 35 na po ako ngayon. So nasa... Sinabi niya. To be honest po, 35 na po ngayon, nasa kalagitnaan na po ng age ng human being. Pero, in fairness, hindi ako 135. Mawala akong 21. Mag-comment right. Kayo kung ilan na siya. So, sige, i-comment nyo na lang kung ilan na ako talaga. Kung, anyway, alam nyo na, 35 ako, pero sa tingin nyo, basta wag lang basta 35 ha. Ayun, ito, bali... Nanay niya kanyan ni. Nanay niyang dalan ni. At yung tayo na kanyan, Angeles City Road, National Pampang. High School. Oo, oh, Pampang Road. Okay, ta. Ayan. Yung mga pinakamababait na estudyante nandyan. Yan. Ang singin na yung magbabay ka na. O sige na, babay muna ulit mga dudong duday. Bye-bye. May mga kanya ng dalagin. Nagbabalik na naman po tayo mga dudong at dudang. Nandito na po tayo sa... Nandito na po tayo sa Friendship Room. Grand Palazzo. Sa may Grand Palazzo. May Palazzo. Palazzo. Grand Palazzo. Eto, pamunta na po kami sa shop kung nasaan si Pinoy, si Eric Simon. A.K.A. Pinoy. Sino kasama niya? Si Jason. Ay, Jason. Jason. Yeah, mga okay yan. Bernard. Tanya si Pilito. Jason. Kamukha po niya si Sai. Mamaya po. Papakita natin. Kapag nakasalamin niyo, kamukha niya si Sai. Noong ko binili yung ano ko, bike ko. Ang yan na nananamo. Japan. Made from Japan. Bali, nandito po tayo sa Friendship Road. Pakita mo ang Friendship Road. Itong lugar na to, siguro sa isang taon, Korean town na talaga. Buong Angeles. Isang taon pa. Yung Angeles magiging Korea nga. Sobrang dami. Unti mo market. Hindi mo subdivision, mga Koreano na. So, hindi darating ang panahon. Nihao man na rin tayo. Magi na rin tayong Korea. Magi na tayong Koreano. Nihao man. Anyong. Ay,
Anyong yun. Anyong. Nani niyaw ma? Chinese, ha? Niyaw ma. Niyaw ma pang yaw. Chinese pala yun. Yung... Anyo sa'yo. Ayan po mga kaibigan, nandiyo na tayo sa... Easy check. Easy check, so... Easy lang po ang pag-check nila dito sa mga sasakyan. Kaya easy check, suwabe lang. Suwabe lang. Pag nag-check sila, suwabe lang. So natatanong ko na si Jason. Si Jason, tsaka si Pinoy. AKA Sai. Ito na. Pakita mo, pakita mo, pakita mo. So papasok na po tayo, no? Pakita mo. Ayun na po. Pakita mo, pakita mo. Ang sasakyan ni Pinoy. Naka-Civic siya. Ayan na po ang Civic na Spoon Sports. Ang setup. Oh, may gas gas siya. Alright. So, bababa na po tayo. Wait lang po. So, ayun na nga. Nakababa na nga tayo, no? Ito si Eric Pinoy. One of my bayaw. So, nagpunta po tayo. Nagpunta po tayo ngayon para i-check po natin ang sasakyan ni Daman. Dito. Yan, kung gusto niyo magpa-service from suspension, engine, alignment, dito tayo pupunta mo, sa easy check. So, ito po, ayan. Sakyan ni Tata. Are you doing great? So, ano po ang nagsakit ng dito tayo. So, bali, ano nangyari? Naputol yung langis. Kaya na nasira niya. Ang langis putol. So, anong nangyari po, sasakyan ni Tata ngayon, nag-overheat, naputol ang langis. Paklia laro, tama. Naputol langis. Paklia laro. Ito po, may buklat siya. Paklia po. So, anyway, naputol ang langis. Naputol ang langis. Ayan, kung gusto nyo... Pakilala mo muna ang ating mga... Kung gusto nyo magpa-check ng makina... under chassis, engine, etc. Pumunta po kayo dito sa Easy Check or sa Auto Check sa San Fernando naman. Matatagpuan sa along St. Jude Street ganun. Lasatin Boulevard. Lasatin Boulevard. Si manager doon. So, ang manager po doon sa Auto Check, ang makakasawagot po niya si Eric Pinoy. Hindi, hindi naman ako doon, wala lang po. Bata ko. Customer lang tayo doon. Ah, customer lang tayo doon. Kaibigan lang po niya mayari. Kaibigan lang po natin ang mayari sa doon. So, sa ngayon, ano bang masasabi mo, Jason? Jason? Ayun, para... medyo nahiya po sila. So, ayun, medyo busy po siya ngayon, no? May mga naka-akit na doon. Tapos may mga chine-check na rin banda dito. So ayun, Super Mario yan. Ngayon ito, may naka... Nasa baba siya ngayon. Love life, love you. Tinitingnan niyo yung ilalim. Sinusundot niya, sinusulot niya. So... ang hindi ako magkakamali, ang mayari ng easy check tsaka ng auto check, si Isa o sister company. Yeah. Sister company. So ayun. Kitang banda ni kong Eric. It's brother company, sister. Sister or brother, it's the same. Atin, it's a brother company. Atin mo namang auto check kitang banda. Auto check engine. Ayun po, no? Babay mga dudong, mga dudang, wait. So ayun nga. Lumaki ang sunog. Sabi sa Pampangan, may regula sila ba? Yeah, vlog yan. So, lumaki po ang sunog ng sasakyan ni Tatang. Mag-subscribe kayo. Dapat ko comment. Kuya Cards. Kuya Cards. Comment ito. Karding. Kaya ping karding. Kuya Karding. Pati may payan ako, may pamay. Ali, apin natin eh. Ano tayo na pinala? Pwede naman na-edit yan eh. Edit tayo na yan kanyan. Pero, al tayo edit. Normal yan. Hindi mo gawat ang pinigula. Gawat ang pinigula. Kasi, ako right. Po ay isang sagyo, no? Kapampangan. Alayo mo eh! Anita? Mayayin ako, sorry. Ayan po. Pero, ito po si ang Sai ng Pampanga. Ang gusto ko talagang marinig. Si Jason. Ang Sai ng Pampanga. Tayo. Ayan ang Sai. Dapat gagawa ng prank. Okay. Tamo.
Mandot ako sa ganito. Wala yung magawa yan pa. Tingnan pa rin kayan. Ayun eh. Ganito po kasi medyo nauwaw na po kami, no? Hindi na po kami nakakainga. Kailangan namin sigarilyo. Magawa dampin, Frank. Dito po kami, maglalakad po kami. Bali, ang service po namin ngayon, ayun po. Yung... Ayan na, ano ka para? H2. So, maglalakad kami. Aray ko! Manto kami sigarilyo. Manto kami po sigarilyo. Nalait at tindahan ka rin? Ito, naglalakad na po kami ngayon sa daan ng Friendship Highway. Interview ang tala yung manito. Bali, tol. Si Eric kasi ang may hawak ng ano ito. Meron tayong mga kliyente dito. Ito. Kumusta pala yung pinapagawa nyo doon? Okay lang naman. Okay lang. So, ayun. Medyo maingay po yung mga motor ngayon dito. No? So, nandito na po tayo sa tindahan ngayon. Magtatanong po tayo. Kuya, nasaan ba tayo? Nasaan ba tayo? Meron po kayong sigarilyo? Meron po kayong Marlboro Lights? Bali, ready nga na ako, red. Dalawang red, tsaka tatlong Marlboro Lights. Tsaka mineral water. Oh. Mineral water. At tindanong ka rin, JD. Wala na akong tatanaman pera. So, meter doon mo para magtindang buli. Kaya yan eh. Kaya yan eh. Kaya yan eh. Coconut. Bali, meron po tayong itatanong ngayon. Puputulin ko lang mga dudong, mga duday. Ha? Ayun na nga, magbabalik tayo mga dudong, mga duday. Magtatanong po tayo ngayon kasi mga fresh na gulay. Pag mga pang samgupsal to yung mga gulay. So, ate, saan po ba natin matatagpuan yung mga gulay na pinaganda? Sa kamatsilis po. Sa kamatsilis? Talagang fresh yun lang, no? Opo. Ano yung kamatsilis talag... yung, di ba parte yung kamatsilis? Mabalakat. Puro... Sa mabalakat. Lugar yun. So, ayun nga po, kayo mismo yung nagtatanim, no? Kaya talagang siguradong fresh siya, no? Hindi po. Bali, kayo nagtatanim. Bali, pinakapit na sa inyo. Ano kayo, puna, no? So, ayun po. Ako, pupuntahan po natin mga gulay ngayon. Ayan. Ito po yung mga pinipenda nilang gulay. Makikita po talaga natin yung gulay. Talagang... green na green talaga. So, fresh talaga siya. So, ayun nga po, may munting na nabangga. Ayan. So, babalik na po tayo dito sa tindahan ngayon. Ayun te, meron ka nang bibili. Ayun, may bibili kay ate. So, mukhang mabibenta na ni ate yung gulay niya ngayon. Magbabalik tayo mga dudong duday. So, yun na nga po nangyari. So, tapos na nga po yun, yung sa gulay ni ate. Ano wala pa may bayan? Nakabenta po siya. So, ngayon, thank you po. Pero, hindi ko alam kung pwedeng ipakita. Ano lang kung magpakita kasi susponsoran din yan. Pero anyway, ayoko nang sponsor. So, ayun. Medyo mainit po ang panahon ngayon. Tsaka, medyo kumakalam na yung sigmura namin. Tol, gusto mo kumain? Awa. Ta, gusto namin mangan. Meron kaming ikit ka rin. Burger yan, tol. Gusto ko tilapia. Ay. Pangit po ata yung tilapia sa tangaling tapat. Magbuburger kami. Ibibidyo po natin yan pag nandun na kami. What does Kenneth ang consumption? Ayun. Etchikoy. Mga kadudong, mga duday. Etchikoy. Meron kami nakita by one take one na burger. So, try natin ngayon yung burger nila. Ate, dalawang order. Apat kasi kami, so kailangan lang namin ng dalawang order. By one take one. Sa akin, hot dog. Isang na lang. Ha? Oo. Isang hot dog. So, ayun nga. Egg burger. So, meron burger, cheeseburger, egg burger, hotdog sandwich, flying saucer. So, try natin yung burger nila kung talagang masarap. Po yung burger ni ate. So, nakikita ko kung ano, paano nila iluto. Purong-purong harina. Ate daw, at chikoy nga eh. Koy. Koy, ate koy.
Ate Koy. So, ayun po. Lutong Pinoy. Siguro pa burger na ako muna. Nakikita po na, nakikita po natin yung bali, kitang-kita po natin ngayon kung gaano kakapal. Tingnan niyo po kung gaano kapal yung pati, no? Sobrang kapal po, ganun. Sobrang kapal. Kung saan ka, kung gusto mo makakita ng makapal na pati, eto po. Sobrang purong-purong arena yan. Sobrang kapal po niya. Yan po ang Pampangas Best. Sobrang kapal po. Masarap yan kasi Pampangas Best yan. Pampangas Best yan. Joke lang yan. Bali, po. Sorry, hindi ko alam ang Pampangas Best yan. Mayari tayo na kanya kang Kondarius. Pagkat na yung Kondarius yan, muta rin naman. Yan po. Ay, pangin nga ako nalalaglag. Nalalaglag yung ano. Slacker. Mayayari tayo balat niyan. Ay, taka kang bata mo. Bisaya ano, Ebon? Pati namin anong Ebon? Wala na naman pera. Ha? Hindi, yun lang. Nagtotohan niya. Talagang segat ko na eh. Pati... Patigil, tayo balat ko na lang pa. Pati din King Koy. Ay... So, Ate Koy. Paano po natin ginagawa? Ayan, ganyan lang yung paggawa. So, ayun po, para ma-sure natin na malinis talaga yung gawa niya, may plastic talaga, ganun talaga yun. Kasi yung mga ibang nagtitinda, kinakamay lang talaga. So, ayan. Para sure na malinis, ginagamitan niya ng plastic. So, malapit na po maluto, no? Ngayon, mamaya, pag ready na siyang kainin, gagawa tayo ng commercial. Malit na commercial. Maiksi na commercial. Wala po yan, naman kanya ni Tindahan. Wala lang. Okay lang yan. Kung ano yung, kung paano mo tinimpla, ganun namin kakainin. Ayun na po, bali si Eric na po yung maglalagay ng ketchup. Mayo ketchup. Yan, ganyan po ang tamang paglagay ng ketchup. So ngayon, titingnan na natin yung burger kung talagang masarap. Huh? Ang sarap. Sarap unang kagat, tinapay lahat. Lasap na lasap pang pati talaga. Masarap kasi Pampangas Best siya. Wala yung drink. Sarap. So yun, tapos sa kaming kumain. Babalik kami sa easy check ngayon. Yeah. Oh, tawid na. Oh. Tawid na. Dahil lang. Matawid na po kami. Safe. Silong muna tayo, medyo, ang init-init na yung panahon. Sir, magkano nyo po ba binibenta? 60, yung hammer. Ano ba po yun na negotiable? Still negotiable? Konti na lang siguro. Para sa mga budget meal po, ayan na. Binibenta na po, 60K. Harapin nyo lang. Message nyo lang po si Eric Simon. 60K yung bumper sa likod, ha? 60K yung bumper sa likod daw.
Yun lang pala ang binibenta. Yun lang po pala yung binibenta niya. Hindi niya po pala binibenta yung buong unit. Yung bumper lang po wala. Yung pala sa lalikod. Ngayon medyo busog na kami. Medyo magpapahinga muna. Taglit. Anong masasabi mo ba, Jason? Ayaw niya talaga. Ayaw niya talaga magbili, magbigay ng informasyon. So, tapay muna ulit. So, mga dudong, mga duday. Nandito po kami sa waiting room. So, ito po yung maganda dito sa easy check, no? Kumpleto po talaga siya. So, kung medyo nainit na kayo sa labas, kung ayaw niyong bantayin yung sasakyan nyo, pwede kayong mag-stay dito sa loob. Naka-aircon siya, free water, free coffee, free wifi, tsaka yung sopa. Ang ganda ng sopa. So, relax ka lang talaga. Relax lang, wifi. Tapos, pwede ka rin manood. Pero, ayaw lang namin manood kasi gusto namin ma-relax. So, kung gusto nyo yung mga angles area, kung gusto nyo magpa-check ng under chassis, engine, chainsaw, tune-up, everything, pumunta lang kayo dito sa Easy Check. Matatagpuan natin to sa Friendship Highway, malapit sa Westfields International School. So, dito lang kayo pumunta. So, kung nasa Angeles area kayo, mas maganda pumunta kayo sa Easy Check. Kung nasa San Fernando naman kayo, mas maganda pumunta kayo sa Auto Check. So, ayun. Pinaka-depression. So ngayon, mag-interview po tayo ng isang customer dito. Tingnan natin kung ano masasabi niya. Sir Jason, ano po masasabi niyo? Napakaganda po dito sa Easy Check. Lalong-lalo na pag dito sa komportable. So far. Si Sir Eric, ano po masasabi niyo? Simple lang. Simple muna. So, narinig po natin yung mga comment nila. So, talaga naman marirelax ka. Kasi sila mga simpleng tao lang talaga. Kaya yung comment nila, napaka-simple. Si JD Simon. So, si ngayon, tatanungin natin si JD Simon, ang heart club ng Pampanga, na nanalo sa Star Mill CLTV. So, Mr. JD Simon, anong masasabi niyo? Extraordinary po. Anong masasabi niyo sa Easy Check? Ang maganda ng service nila, very accommodating naman. Smiling face po ang ayan pa si Ma'am. Si Ma'am. Bali, andun po si Ma'am. Kaya so, kung mayari ng Easy Check. So, napaka-okay nila dito, no? Kasi tignan mo, ayaw po namin mainitan sa labas. Pumasok kami dito, sinerve po kami ng kape. May libre po silang kape. Coffee ko, Brown. Oo. Isuserve po kami yan, mamaya-maya. Titigayin nyo. Nescafe siya, hindi siya coffee ko. Ah, Nescafe siya. So, ayun yan. Kung gusto nyo yung CR dito, kung gusto nyo magkape, cold water, hot water, ayan. Kung gusto nyo makiusap kay ate about dun sa mga resibo, yung kung magkano na, yun. Kasama niya yung baby niya. So, ayun na po. Ayun na po. Oh. Yun na yung sinasabi ko sa inyo. Ayan, nagbibigay na siya. Oh. Bibigay niya na. Tatlo na lang. Diba? Napaka ano talaga. Napaka friendly na mga tao di sa Easy Check. Ayun. Ang gagawin po natin ngayon, si ate po pala ay buntis. Malaki na po yung chance. So, tayo na. Tayo na yung gagawin. Tayo na, mag-surprise. JD Simon, ikaw na yung gumawa. Dahil ako nagsasalita. Sige, tayo magpahinga na po kayo dyan. Magkulang po kayo. Kulit si sir ng 1-8, hindi na 1-5. So, di ba? Napaka ano talaga. So, nagpagawa ka na ng sasakyan. Inayos na nila yung sasakyan mo. May libreng kape pa. Para ka lang nasa Starbucks or Gloria Jeans. Ayun.
So ayun na po yung kape. Napakasarap. Wala siyang pangalan. Galing mag-register din sa atin. Wow, parang mo. Sinabi namin yung PJ. PJ Mark sinabi. So ayun. Napaka-relax lang dito sa lugar na to. Sarap. Lamig. Nasa ang sarap po ng templa ni JD. Lasang tubig. Kasi hindi pa. Kasi hindi pa naalo. Si Edwin Simuan. Ang big soto ng Pampanga. Kung gusto niyo po makita si Big Soto, pumunta po kayo sa Porak. Makikita niyo po ang pambal ni Big Soto. mga kaibigan, mga kapatid, mga katropa, ngayon ang topic po namin ay, kasi iba-iba po kami ng sasakyan eh. So, si JD, ang sasakyan niya series 3 naka super touring na setup. Ako naka AE92 na sprinter setup pero GDM. Tapos si Jason naka VTEC tsaka si Eric naka VTEC sila, Honda VTEC. Kambal na po ang sasakyan niya. So, ngayon tatanong kasi kanina kung natatandaan niyo pa si JD, tinanong ko na siya about dun sa sasakyan niya, yung history ng sasakyan niya. So, ngayon uunahin na natin si Jason kung ano yung history ng sasakyan niya. Honda Civic. Jason, ano masasabi mo? Wala. Simple lang din. Tignan nyo. Marami talaga kayong mapupulot. Simple lang talaga. Susunod po natin si Eric Simon. Sir Eric, ano yung history ng sasakyan niyo? Ano po yung gamit yung sasakyan ngayon? Yeah. Napakasimple lang talaga nilang sumagot. Ano po? So, ayun nga. Bali, pabayaan na natin. Wala namang gusto. Bali, ayan na po. Buulan na. Pero, malapit-lapit na matapos. Bali, nakabit niya na yung EFI. So, other parts na lang na kailangan nilagay. Pero okay na siya. So yun, habang naghihintay tayo, saka tayo magawa. Tapos, umuulan pa. Pangit ang panahon. Dapat to, tumupot ang kay gawat ang prank. Magbabalak na na. Pwede yung kopyan tamo. Lamorene. Bale, nag-iisip kami kung anong gagamitin. Kung anong gagawin namin next time. Bale, magpo-prank kami. Try natin mag-prank. Parating na po ang malakas na bagyo. Hindi pa tapos ang sasakyan. Palagay ko ang problema dito yung stoplight talaga. Hindi na kasi siya gumana mula nung malakas na lindol. So, nasira po yung stoplight. So, araw-araw, ganyan na nangyayari. Matinding traffic dito sa Porak. Anyway, bablog ko na rin po yung akin pare ko eh. Bryson Car Wash. Kung gusto nyo magpa-detail, pa-wash, engine wash, wrap, ayan po, dito natin makikita yan.
ay kakalabas lang ng auto niya. So, doon po tayo. Papalinis ang sasakyan. So, yun na. Doon tayo sa tapat ng bahay. So, ulan. Doggy doggy. Kulat. Kulat kulat. Ang ating munting sasakyan, A92. Yung setup. Aba, nandito na po ako sa bahay. Nauwi na po ako. Ito po si Basti. Say hi to everyone. Ito naman si Ading. Say something. Hi. Hi lang. Ayan po. And watch time. Ano pinapanood nyo din? Panda. Ay, panda? Ano ginagawa nila? Nagluluto noodles. Mga chef sila? Cartoon Network. Anong ginawa nyo kanina nung wala si Dada? Naglaro kami. Anong ginawa nyo? Nag-drawing. Anong ginawa mo kayo na din? Naglaro at saka nag-drawing. Yun lang? Then? After that? At saka nag-merenda kami ng guys. Just napay-noodles. Wow! Bakit di kayo natulog? Di kami pa natulog ni Mama. Bakit kayo pa natulog? Ako lagi pa natulog. Bukas. Tulog. Iyon muna kayo na, no? Mag-relax na kayo kasi may pasok na tomorrow. Ay, may test ka pala. May test ka bukas. Anong pagte-test mo bukas? Nakulam. Oh, may test ako bukas? Ikaw, magte-test ka na bukas yan. Hindi, bibigyan ka pala ng special exam. Dito lang? Hindi, sa school. Galingan mo sa school, ha? Kasi dapat ako. Oo. Hindi, bibigyan ka pala ng reviewer niya. Oh, bye-bye na. Bye-bye. Bye. 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 Bye-bye. To stay when I saw you yesterday, I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know, 'cause you're here with me now, I don't want you to go.